So, what's up mga kapadyak? Magandang araw. So, dito tayo sa shop ngayon. So, meron tayong i-review na hubs mga kapadyak. Itong brand niya. Pops Pro 1. Pero bago tayo magsimula mga kapadyak, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong video na i-upload natin. So, yun mga kapadyak, simulan na natin. So yun yung hubs na i-reviewin natin mga kapadyak. Titingnan natin kung ano sa isang bearing nito tsaka yung mga pawls nya. Ayan, so ito mga kapadyak ay na-order lang sa Shopee. So dinala lang sa atin to para ipagawa. Ang sabi nila mga kapadyak, ang presyo nito is 2-3 lang sa Shopee mga kapadyak. Pero hindi ko mailalagay yung link nito kasi sila na nag-order nito, yung customer natin. So pinadala na lang sa atin. Ito mga kapadyak is Pops Pro 1. Ayan, so baka hindi pa kayo familiar sa hubs na to kasi bago lang to mga kapadyak. Limited stock lang to sa Shopee. So yun, ito yung description nito mga kapadyak. Pops Pro 1 alloy hub body. Yan ang hub nito mga kapadyak. Yun lang yung alloy, yung pinakang pre-hub bakal din Japan silver ring. Dalawa sa harap, din apat sa likod. 3 pulse sya, 3 teeth. So titingnan natin yung pulse nito mga kapadyak mamaya. Din na kayo video din na rin sya. 32 holes. Yan kasi type 8 to 13 speed ang compatible sa kanya mga kapadyak. Pwede yung 8 speed hanggang 13 speed. And then quick release, made in Taiwan. Gagawin natin mga kapadyak, bubuksan na natin to para makita natin at ma-check natin yung hubs nya. So ito yung likod mga kapadyak. Ayan. Then ito yung pinakang hub body. Ito lang yung alloy. Dito pinakang pre-hub na to, bakal yan. Ayan, so dumikit yung magnet, ibig sabihin bakal to. Dito hindi dumikit, ito lang yung alloy mga kapadyak ha. Ayan, ito tunog nyan. And then ito yung kanyang spacer. Para may salpak natin yung 8 speed na sprocket, kailangan natin itong spacer na to, papasok yan dyan. So pwede na siyang gamitin sa 8 speed. Then halimbawa naman may 13 speed ka, tatanggalin nyo lang to, yung pinakang spacer na to, para may salpak nyo sa 13 speed. Then ito yung apat ang bearing, yung sa pang likod na to. Then ito naman yung kanyang front o pangharap. Ito yung dalawa lang ang bearing mga kapadyak ha. Then thread nga lang sya, hindi sya katulad dun sa ibang hubs na dihila lang o dihugot. Ito di thread sya. Kaya kailangan nyo ng maliit na manipis na open rings. Yan para matanggal nyo yan. Halimbawa gusto nyo magpalit ng bearing, so kailangan nyo ng open rings dyan para matanggal to. So yun, at bubuksan natin to mga kapadyak para makita natin kung anong klase ang pulse nito tsaka yung kanyang spring. Gamit lang tayo dyan mga kapadyak ng dalawang 17, ayan 17mm na open wrench. Napagkukontrahin lang natin yan. Napapasok natin siya dyan. So yun, maluwag lang siya mga kapadyak kasi bago pa lang yan. Yan ang size ng bearing nito mga kapadyak is 6001. Ayan, napakadaling hanapin lang ng bearing na yan mga kapadyak. Hindi siya katulad ng ibang hub na mahirap hanapin yung bearing niya tsaka mahal. Ito mga kapadyak, yung bearing nito mura lang. So madali lang hanapin to. So bago natin siya ikabit dun mamaya sa pinakang rim, lalagyan muna natin ng grasa yan kasi tuyo siya. Kaya gagawin natin, lagyan natin mamaya ng grasa yan. Then balik na natin to, tapos buksan natin tong kabila. So mga kapadyak, bubuksan na natin to para mailan natin yung kanyang pinakang pre-hub. Makita natin yung kanyang pinakang pulse. So tuyo-tuyo din siya. Ayan na, 6001 din yung bearing niya mga kapadyak. Then pagka natanggal na yung pinakang kuno na to, ayan, hilayin na lang natin to. Ayan. So ayan, hilayin na lang natin to, ayan. So dito lang siya may grasa. Tingnan siyang spring nito mga kapadyak. Kita ba? So ito yung tinatawag na 3 teeth. Ayan o. Makita nyo yung ngipin ay tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Yun yung tinatawag na 3 teeth. So ito yung nakalagay sa description niya na 3 teeth mga kapadyak. Ayan. So ganito yung tsura ng pulse niya. Parang nakasubmit ka mga kapadyak.
Ah, yung false na submit ba, ganito din. Ayan. Then ito naman yung kanyang spring. So, ang spring nito mga kapadyak ay, ayan, parang naka, asa submit din o kaya speed 1. Ayan, magkapareha sila. Hindi siya crown. Then, makunat din siya. Ayan. Hindi siya malambot. So, gawin natin, balik na natin ito mga kapadyak para may kapit na natin. So kapag gusto nyo i-edit mga kapadyak, palalakasin nyo pa. Pwede-pwede dito kasi bakal naman yung pre-op nito. So hindi siya madaling masira. Hindi katulad nung sa ibang app na alo yung pinakang pre-op nya. Yan kapag ini-edit, nagkakaroon ng basag dito. Yan sa pinakang sa lagayan ng pulse na yan. Diyan nagkakaroon ng basag. So ang bearing nito mga kapadyak ay 4 na 6001. Isang size lang yung bearing niya mga kapadyak. Yan, gawin natin, salpak na natin to. So lagyan muna natin siya ng grasa. Kasi konti lang yung grasa na nakalagay. So yung mga kapadyak, ang sukat ng bearing dito sa harap ay 6200. Ayan, 6200 ang size nito mga kapadyak. So mura lang din tong bearing na ito mga kapadyak. Kahit sa nagtitinda ng mga piyasa ng motor, meron silang tintang gantong bearing. So napakadali lang hanapin yan. Kaya kapadya, kung gusto mo mag-upgrade ka ng hubs, isa to sa marirekomenda ko sa'yo. Hindi ka mahirapan sa bearing nito mga kapadya. At matibay na rin ito mga kapadya. So tapos na yung ginawa natin mga kapadyak. So another survive na naman tayo. So mga kapadyak, hanggang dito na lang yung video ko. Kung bago ka pala dito sa yung channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. At i-hit mo na rin ang notification bell button para like and updated sa mga bagong video na i-upload natin. So yun lang mga kapadyak, maraming salamat.